Okay, last part na nung ating tutorial, no? Part 21 na tayo. So, open nyo ito, part 20, material shading finish dot max. And save as ko lang. Part 21. Posing naman. Posing character. Basta yan, posing finish. And save. Okay. So, ito, select nyo yung character ninyo. And dito, move tayo. Hold nyo yung shift. And move nyo yung character. Okay? And copy. And press OK. And alisin muna natin yung texture ng ating character. Okay? $MAT space tab is equals to null. And press enter. Okay? And isolate selection muna. Okay. And press F4. Okay. So ngayon, ito ngayon yung ipopose natin na ano, na object. And itong pag napose natin to, gagamitin natin tong morph target dun sa original character natin. Okay? So, in short words, imomorph natin yung original character natin. Okay, so ito magiging reference lang to. Okay? So, draw muna natin tong ano. Saka ito. And ito. Okay, so ito sa ganitong level lang tayo mag-edit, no? Okay. So, para hindi natin maggalaw to, yung original niyan. Dito muna tayo sa aglagay natin ng another edit poly modifier. Okay. So, ang posing lang, may two ways kasi. Ang gagawin natin, i-edit natin yung mga polygons niya. Yun yung una. Yung pangalawang yung second method naman is character rigging. Kaya lang, masyado nang malalim yung character rigging. Kailangan na isa pang buong course na video tutorials para doon. Okay, so hindi ko na mai-discuss kasi masyado nang haba. Abot uli siguro ng mga 20 chapters, okay? So muna tayo, polygon editing, okay? So para i-post ito. So dito ako, expand ko lang 'to para makita nyo. So sa polygon, select ko lang 'tong braso. So nakita nyo dun sa rendered image ko na nakataas yung balikat niya, no? Saka nakadikit yung braso niya dito sa may tagiliran niya. Ganon din yung kabilang braso, no? So, grow ko lang to. Okay. And, okay. So, ganyan. Select niyo lang to. And select niyo sa ilalim. And press F3. Okay. And press F3. Okay, so don't worry, kahit hindi masyadong ma-select yung ibang polygon sa ilalim, no. Then pwede na natin i-move to ngayon. Pero mas maganda kung meron siyang soft effect dito sa may mismong area ng balikat niya, no. Kaya dito sa soft selection, turn on natin 'to. And check nitong distance to 100, okay? Yan, ngayon, may kita nyo na ngayon na habang tinataasan natin itong fall-off, nagte-take effect ngayon yung fall-off distance niya. It means na pwede na nating ma-move ito ng soft. Ayan, no? Okay. So, ganun lang siya. Okay, so, ganito lang yung minove ko. Ganito lang yung ginawa ko. Okay. Okay, konting taas lang. And ito. Grow. And syempre, bend. Okay, so sa screen tayo. Mamove natin sa screen para
madali siyang ma-move. Okay, so ganun lang siya. And then grow ulit. Grow. And medyo babaan natin yung soft selection. Grow ulit. And rotate. Okay. Then shrink. And move ng konti dito. Okay, so huwag kayo masyadong mag-alala kung nagulo yung ano no, yung topology no. Yung deformation kasi maayos yun nga i-edit pa natin 'yan. Okay? So kapag na-edit na natin 'yan, pwede natin ngayon ayusin yung topology. Okay? Dito select natin 'yan. So ganun lang yung method niya. And relax. So hanapin natin relax, yung relax no. Ito pala. Nandito siya sa may ilalim ng edit geometry. Ayun na siya. Okay. Relax. Or meron din tayo dito sa freeform na brush. Okay. Dito yung shift. Pwede natin siya gamitan ng okay. Brush. Okay, so ganun lang siya. And pwede niyo ulitin yung process doon sa ano no, doon sa kabilang ano no, sa kabilang side no. Pag natapos niya na yan dito. And dito minsan kapag minsan kasi kapag ginamitan natin 'to ng brush ng shift, pag ginalaw natin dito na nagagalaw dito sa may harap. So minsan gamitan lang natin ng ano, manual manipulation itong select and move. So, ganun lang siya. So, move ko lang to. Yun. And yung edge. And minsan, turn off na. Oh, sorry. Minsan, ito turn off din natin yung ano yung soft selection kung hindi natin kailangan. Okay. So, ganun lang siya. Oops, sorry. Okay. And sa ulo naman, ganun din. For example, okay na itong balikat ko. For example, itong ulo, so ganun lang din. Select nyo lang yung edge sa, yung mga polygons siya sa area na ito. And of course, gamitan din natin siya ng soft selection. Okay, press F2. Perspective, F2. Pag hindi makita yung ano, no? Yung selection ano. Ah okay kasi ang sinelect ko pala edge pala hindi pala ano, polygon. So dapat polygon. Hold niyo yung control sa keyboard pag yung edge select niyo. Hold niyo yung control and click niyo itong polygon button para ma-convert yung selection niyo sa polygon, okay? And ganito lang yung ginawa ko rin. Syempre, ni-rotate natin and ginamitan din natin ng soft selection. Okay. Okay. Ayun. So kung na-distort niyo ano yung leg, pwede niyo namang ayusin ulit no. So andun natin, malayo yung effect ng soft selection. Pwede ganito. Yan, mga ganyan lang. Saka natin i-rotate yung ulo ng ating character. Okay. Okay. Then turn off yung soft selection and select na double click natin tong ano yung mga loop sa leeg no. Oy, dapat nasa ano tayo, nasa edge tayo bago natin siya i-click. Double click. Yan. So automatic na select niya yung loop. And dito sa my modeling tool, meron tayong set flow. Ayan, unti-unti niya ngayong inaayos yung leg ng ating character. Pwede rin ganito, habang nakaselect yan, hold niyo yung itong control and click niyo ulit tong polygon. Okay?
And then habang na excuse me. Habang nakasilik yung polygon, pwede nyo lang i-relax lang din. Okay. And kung masyadong lumiit, no? So ito, relax nyo lang din. Pwede pa nating lakihan yung leg. So konting relax dito sa part na to. And yung leg. So para lumaki siya, click nyo tong ano, constrain sa normal. And then, move nyo lang yan. Lumalaki na siya. So, nagmo-move na siya ng outward. Okay? And then, continue lang na continue yung ano, yung editing. Set flow. Double click and set flow. Double click. Set flow. Oops, undo. Okay, so dito pwede nyo i-relax. Okay, dito tayo sa freeform. Meron tayong relax. Then, hold nyo yung control and shift para lumaki yung radius. No? Then, brush nyo lang na konti. Oops, undo. O, undo. Medyo, pag binabrush ko, no, nag-distort siya ulit. No? So, undo natin. Bakit? Kasi, nakalimutan natin ibalik sa yung constraints na nan. Okay? So, ito, lagi nyo alalahan yan. Tuwing ginagamit nyo to, lagi nyo iset back sa nan. Okay? So, ito na siya. Yun. Okay. So, ganun lang. Oops. Okay. Hanggang sa maging maayos yung deformation ng inyong character. Okay. So, ako, ipa-fast forward ko na ngayon yung editing natin nung ating ano, morph target, no? So, ito na ngayon yung magiging result ng ating character. So, fast forward na tayo. So, ito na yung result ng editing natin. Okay? So, nilagyan ko lang ng turbo smooth sa ibabaw. So, tapon ko lang yan, ha? And press F4. Okay. So, for example, hindi pa ako tapos, no? Yun, paminsan-minsan, lagyan ninyo ng ano, testingin din ninyo yung smooth version ng character ninyo. So, maglagay kayo ng Turbo Smooth Modifier dyan. And then, pag hindi pa kayo contento, balikan nyo lang dito sa may polygon and i-edit ninyo. And then, silipin nyo ulit kung okay na yung result nung ano, editing ninyo by turning Turbo Smooth on. Okay? So, ito na ang magiging target ko ngayon. Okay? More per target. Okay? Then, exit ako ngayon sa Isolate Selection. And then, select ko itong original character natin. Okay. Kung mapapansin ninyo, ang original character natin is high resolution yung polygon. Higher ito kaysa dito. Kasi ito, konti lang yung polygon. No? So, sa balikat pa lang, tingnan nyo. Hindi sila pareho. So, hindi mag-morph itong character na ito kung hindi sila match ng numbers ng polygons. So, para mag-match sila, dito tayo mag-add sa ibabaw ng unwrap UV modifier. So, i-turn off ko lang itong turbo smooth. Okay. So, ayun. Dito sa level na ito, nagmamatch yung numbers of polygons dito sa target morph natin. So, magmamorph na ito ngayon. Dapat dito tayo mag-add sa unwrap UVW modifier ngayon. Okay. So, hanapin natin yung morpher. Ayan. And then, dito, yan ang una ninyo makikita sa morpher modifier. Meron ditong empty. So, itong morph target natin, dito natin siya ilalagay sa empty. So, click nyo to, pick object. Click nyo to. Okay, so yun. Ibig sabihin, pag nag-add na siya, ibig sabihin, tama yung ano natin. Yung nagmamatch ngayon, yung numbers ng polygons nito at yung layout ng topology nito dito sa character na ito. Kasi pag hindi nagmatch yun, pati yung layout, no, kahit mag-match yung numbers of polygons, pero iba yung layout ng topology nito. Dito, hindi siya mag-morph. Okay? So, testing natin na. So, dito, lagi natin sa 100. Ayun. Yun na nga yun yung ating posing. No? And then, syempre, ang problema, papaano ngayon susunod yung kilay, yung eyes, and yung hair. Okay? So, back muna tayo sa 0 ulit. Okay? And then, ito, hide muna natin to. Hide selection.
And din dito sa ano helper point auto grid, check natin yan. Click natin dito sa noo niya. Okay. Okay, and don't forget, turn on pala muna natin itong Turbo Smooth Modifier. Okay. And back tayo dito sa my helper. Okay. Sa helper, habang nakaselect yung helper, dito tayo sa may animation, position controllers, and then dito tayo sa my attach constraint. Okay. And click natin itong noon niya. Okay. So, mapapansin nyo ngayon na nag-iba ng position yung ating helper mode, helper object. So, para may reposition siya dito sa ibaba, sa ano ulit, click natin tong, okay, meron dito tayong, ano, yun, set position. And click natin dito. Okay, click and drag. Yan, okay. Okay na yan. And right click. Okay, sorry. Hindi siya ma-right click, turn off na lang natin dito. Okay. And then, of course, after nyan, habang naka-select yung ating ano helper modifier, press natin yung Control I sa keyboard para ma-invert yung selection doon sa character natin. And unselect natin yung body. Okay. So, automatic naka-select ngayon yung eyes, eyelashes, eyebrows, and hair. Okay, so kung hindi pa naka-select yung eye, yung ano, yung mga objects na yan, manually select nyo na lang. Okay? And then habang naka-select yan, click nyo itong select and link. Click and drag doon sa my helper object. Okay. And then dito tayo ulit sa selection. Select natin yung character. Balik tayo dito sa my modify tab. And sa morpher, balik tayo. Okay, click natin to. Sa set natin sa 100 and back tayo sa smooth. Turbo smooth modifier and deselect. And then press F4. And sa camera, press letter C, press shift F. Okay. Okay, shift F lang. Pindutin niyo. So, para ma-set ninyo sa perfect square yung inyong save frame, dito tayo sa my render setup and click nyo lang to 1000 by 1000 and make sure na ano, hindi muna ito naka ano, naka lock para makapag input kayo ng exact value dito and sa kanyo na lang ilock to. Okay, so akin 1000 by 1000 and click na natin yung render, no? Okay, so ito na yung ating final render. Para mas maganda pa yung ano yung output, turn on natin to. Ito, show correction controller. And check natin tong exposure. Gawin natin tong 0.7 siguro, no? Okay, para mas maliwanag. And then dito sa my color balance, check natin to. And expand natin yung color balance. And sa midtone, lagyan natin siya ng konting magenta and konting blue. Okay. And dito sa highlight, siguro yellow, no? Okay, so hindi na kailangan ng yellow. Zero na lang natin yan. And dito sa curve. Okay. Click natin yan and click and drag natin to para mag-appear yung handle. Taas lang natin to ng konti. And dito, click and drag. Baba ng konti. Okay. And close. And then dito sa may open lens effect. Okay. Click natin tong on. Okay, so ang default niya nandito yan eh. Mga ganyan, no. So babaan lang natin na konti. Ayan, okay. Okay. Then after niyan, pwede niyo nang i-save sa ano sa Photoshop yung ano, yung itong image, no. Click niyo lang to. I-save. And then save niyo sa folder ko saan niyo kung saan folder niyo gustong i-save, no. So pwede niyo i-save as PNG file, okay? So ako isa-save ko na ito and i-edit natin sa Photoshop yung ano para mas ma-enhance pa yung color, okay? Okay, so ito na. Ito na yung file. Nire-render ko siya ulit, no. Nilagyan ko na siya ng ano nung suot na para hindi naman masyadong ano hindi naman masyadong ano
over yung ano natin, alam niyo na. Okay. So dito nilagyan ko lang siya ng ano, levels. Tinaasan ko yung contrast niyan. Okay. And then turn off ko lang yung levels and balik ako dito sa layer na to and in-enhance ko pa rin yung ano, yung curves niya. Okay? So select ko to, yan, ginanyan ko lang. So para mas maano pa ma-distinguish pa ko ano yung highlight sa shadows and sa midtones, no? Mas ini-enhance pa yung details and saka ko lang siya nilagyan ng levels sa ibabaw. And konting ano pa, no? Edit. Okay. Okay. Then, after ko siya may edit, no? So, ito na yung result ng ating editing. Nag-add pa ako na another layer. And, saka na lang natin siya lagyan manually doon highlight sa mata. So, brush tayo. And, sa brush tool, set natin yung color sa white. Press okay. Or dito, pwede din yan. And syempre, highlight medyo soft tayo. Wag naman masyadong hard, no. Okay, and then adjust ko na lang yung okay, ando. Adjust lang natin yung brush size. Click diyan and then bawas tayo ng opacity ng konti. 30. And click dito. Okay. So ayun na yung final result ng ating character. Okay, I think finish na tayo ngayon sa ating course, no? And I hope na marami kayo natutunan, no? And congratulations sa mga lahat nung nakatapos ng ano, lahat ng mga videos from part 1 until dito sa ano, part 21 sa final ano video natin. And kung meron nga pala kayong for example, meron kayong nagugustuhan na ano, character na pwede nating gawin, feel free na i-message lang ako and tingnan natin kung kaya kong gawin and gagawin ko para sa inyo. Okay, so see you sa mga susunod nating tutorial and watch lang kayo ng watch ng mga tutorials ko and yun lang. Until next time, salamat!